Oh my buen Dios, sang ayon sa'yong kagandang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Patuloy pa rin ang ating paghahanda para sa pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus. At patuloy pa rin ang paanyaya ng simbahan ngayong panahon ng Kwaresma upang tayo magdasal, magkawanggawa at magsakripisyo, hindi lamang para sa ating kabanalan, kundi para din sa ating kapwa, kabanalan ng ating kapwa, at para sa ikalulugod ng Panginoon. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, ipagdasal din natin ang mga taong nakalimot ng magbalik loob sa Diyos. Kasama ng ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit at para sa lahat ng mga namayapa na, lalo na po ating ipagdasal ang kapayapaan ng kaluluwa ni Bishop Victor Ocampo ng Diocese of Gomaca. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan
at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisan na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos. Sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin nating silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos, hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang lahat po ay magsitayo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal, ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid si Jesus na may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakikilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya, ngunit alam na naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula?
hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugu sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugu sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Atin pong wine-welcome sa ngalan ng mga paring kasamang naglilingkod sa Pambansang Dambana, ang lahat ng pilgrims ngayong umagang ito. Welcome po sa inyong lahat. Kasama na rin yung ating mga regular devotees na narito ngayon para makilahok sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Realidad sa buhay natin, ang mga kontrabida. Hindi lang po yan nangyayari sa teleserye. Nangyayari yan sa tunay na buhay. May mga tao talagang ayaw tayong makitang maging masaya. Tunay? Tunay, ano po? May mga tao na pag nakikitang tayo umaangat, ang gusto nila ay tayo hilahing pababa. Right? Ano? At may mga tao talagang yung masama ang budhi, na walang inisip, kundi makagawa at makapinsala sa kapwa. Be it in the form of chismis or words, basta yung makasakit, whether emotional or physical or mental, talagang ganun ang natura ng kanilang, di naman siguro pagkatao, ganun ang kanilang nasa sa loob. Di nila nakikita yung the other side of us. Ang nakikita lang nila yung pangit sa atin. At yun ang kanilang kinakapitalize. Sa mga kontrabida sa inyong buhay, ano ang inyong ginagawa? Ay, di kami gumaganti, Father. Kontrabida na rin kayo. Ano po? Yan ba ang pagganti ba ang makakristyanong pamamaraan na itinuturo ng ating Panginoong Jesus para i-address ang mga kontrabida sa ating buhay? Hindi. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, ang paanyaya sa atin ay magdasal, hindi lamang para sa ating sarili, o isa sa paanyaya sa ating sa panahon ng Kwaresma ay ang magdasal. Hindi lamang magdasal para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating kapwa. At ito ang isang pamamaraan kung paano natin i-address ang mga kontrabida sa ating buhay. Huwag tayong gumanti sa kanila. Huwag natin silang saktan din kapag tayo sinasaktan emotionally or physically. Sapagkat hindi yan nagpapalugod sa Diyos. Sapagkat hindi iyan ang makakristyanong tugon sa mga kontrabida sa ating buhay. Ang unang tugon na tama ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Jesus ay ang tugunin sila sa pamamagitan ng panalangin. Let us pray for them para hindi tayo magkasala. Alam ko pong mahirap gawin ito. But that is the essence of the invitation this season of Lent. Ang tayo ay magsakripisyo para sa ating kapwa. Napakagandang fasting po niyan. Ngayong panahon ng Kwaresma, pigilin natin ang ating sarili sa mga galit, sa mga kontrabida sa ating buhay. At magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mas masarap maging malaya sa mga taong katulad nila na walang inisip na masama o na mabuti para sa atin. At ang iniisip lang ay ang tayo ay mapasama. Pero ang sarap ng pakiramdam kapag kaya nating kumawala sa mga kataong katulad nila sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila at hindi maapektuhan ang panloob nating disposisyon
sa tuwing sila'y ating makikita. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng mga kontrabida sa kanyang buhay. Narinig natin yan sa unang pagbasa. Talagang may mga taong walang ginawa kundi gumawa ng masama sa kapwa, mamuksa ng kapwa. At sa ating mabuting balita, ganun din ang mga Hudyo. Ang ginagawa sa ating Panginoong Jesus. Pero ano ang kanyang tugon? Number one, panalangin. Ano ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Pray for your enemies. Pagdasal natin ang mga kontrabida sa buhay natin. At ikalawa, ano ang kanyang ginawa? Arm yourself with truth. Ipinahayag ng ating Panginoong Jesus ang katotohanan kung sino siya. He was not affected by their rumor mongering. He was not affected by many false accusations about him because he is the truth. Kaya kung ang ating sarili ay aarmasan natin ang katotohanan, kahit anong sabihin ng mga kontrabida sa buhay natin, wala silang magagawa. Because we have the truth. Samahan pa natin ang panalangin. Sigurado po ako na isang araw, makikita nyo na lang itong mga taong ito na napariwara na ang buhay. Ayaw naman nating mangyari sa kanila ang ganun, kaya nga natin sila ipinagdadasal. Pero that is the consequence of living in sin. Yan ang konsekwensya ng nabubuhay sa kamalian. Ang napapahamak ang buhay. Kaya nga mga kapatid, ngayong umagang ito, huwag tayong papatol sa mga kontrabida sa ating buhay. Sa halip, tugunin natin ang kanilang ginagawang kasamaan sa atin sa pamamagitan ng pananalangin at pagsasabuhay ng katotohanang daladala ng ating pananampalataya. Sapagkat yan tayo bilang tinawag sa kabanalan, yan tayo bilang mga alagad ni Kristo na naghahanda sa panahon ng Kwaresma. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ka mong aming maitampok ang kinamihinas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mo na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiram ay salang. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa mag-ita na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakami. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Sa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Landasin, galakayan.
kapis ay di pansin, kuyong naisin, siyang susundin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas. Mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan, patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal, sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay nagsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan na ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Inubuwi mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y nabigkas, sa gabi naluluro. Sa amin ay ituro kalulungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming matantong.